mapaglinlang, mandaraya. Yan ang ibig sabihin ni Bipin Daisara na nangikipagkasundo ka sa isang mapaglinlang na grupo, sa isang mapagbalat kayo, sa isang hindi matapat. Niloloko na tayo, ba't ka magkikipag-negotiate pa dyan? President Bongbong Marcos, inuuto nga ba ng mga makaliwang grupo? He's talks about CDB, NPA, NDF, nagkasundo na sa Oslo, Norway. We support 100% our president's policy in the peace talks. And it is also perfect timing. It is Christmas. It is the time for peace. And that is what we all want. Mukhang di na mapipigilan ang muling pagbabate ng mga rebeldeng grupo na NPA at government ni President Bongbong Marcos matapos magkasundo na hindi muna gigirahin ang mga makaliwang grupo na lumalaban sa ating gobyerno. Nilagdaan na rin ni PBBM ang Proclamation Number 403, 404, 405 at 406 na nagkakaloob ng amnestiya sa mga rebelde at insurgents group. Ayon naman kay Senator Bato de la Rosa, huwag sana magpapaloko ang ating government sa mga rebeldeng ito dahil ilang beses na daw silang na ipagpistok ay wala naman daw nangyayari. Everybody wants peace. Hindi pistok, pero magpistok tayo dapat not on the terms. It should be on the government terms. Hindi tayo magpaligtas sa kanila. Kasi kung may ceasefire, yan, gagamitin na naman nila yan para magpapalakas. Pumunta sa mga barangay, mag-recruit ng mga tao, mag-mamili ng mga armas, mamili ng logistics. Yan ang gagawin ng mga NPA niya, maniwala ka dyan. Wala man talaga yan kitapusan. Kahit ilang presidente pa ang duman, ay hindi naman daw talaga peace ang hanap ng mga ito. Kung take over lang ang kasalukuyang government. Ilang pistok na? Ilang from after President Marcos? Sinusumulat kay Marcos, Cory Aquino, Guerra, Ramos, Aquino, Duterte. Anong nangyari sa pistok na din? Wala. Para nilalaro lang tayo ng mga tao na yan. Pero hindi ang pagbibigay ng amnesiya ang daan sa kapayapaan. Ang dapat nating gawin ay pagpatuloy ang ating mga nasimulan sa NTF-LCAC at mas palakasin pa ang mga ito. Panalo na tayo. Lumalaban na ang mga komunidad. Mr. President, the government's statement with the NDFP in Oslo was an agreement with the devil. Napatunayan na natin sa kasaysayan na hindi sila seryoso at wala silang sinseridad sa usaping pangkapayapaan. Gagamitin nila itong peace negotiation sa pagtraidor sa pamahalaan at paglinlang sa taong bayan. We appeal to your power to review these proclamations and agreements. Apo BBM, sana po ay isalang-alang natin ang ating mga komunidad na naging pugad ng mga terorista sa mahabang panahon na ngayon ay lumalaban na at tumutulong sa pamahalaan. Let us honor the memory of those who died in the senseless and bloody attacks of the NPA, CPP, and NDFP. Mr. President, we can negotiate for peace and reconciliation and pursue meaningful development efforts in the Philippines without capitulating to the enemies. Hiling namin na kami ay mapakinggan. Shukran. Ayon din kay Atty. Panelo na huwag magpapaloko sa mga devil na ito dahil ang mga devil ay mapanlin lang. Gagawin ang lahat para mapasunod tayo. Now, when the Vice President said that the agreement in Oslo was a pact with the devil or agreement with the devil, ang ibig kong sabihin niyan, hindi ba ang devil and is known to be a deceptive figure sa Biblia at kahit na sa contemporary life. Mapaglinlang, mandaraya. Yan ang ibig sabihin ni Bipin Daisara na nangikipagkasundo ka sa isang mapaglinlang na grupo, sa isang mapagbalat kayo, sa isang hindi matapat. Niloloko na tayo, ba't ka magkikipag-negotiate pa dyan? Gaya nga na sinabi niya, yung kasaysayan, yung karanasan natin, napatunayan na natin na itong mga ito ay hindi
seryoso at ginagamit lamang ang prosesong yan. Madalit sabi, hindi mo pa mapagkakatiwalaan. Devious, doble cara, deceptive, mapaglilang. Yan ang ibig sabihin ni BP Sala na ikaw yung ipagkasunduan doon sa mapaglilang na grupo. Kaya nga, sinusuporta natin kapagkat talaga namang yung may ipagkasundo ka sa mga tao niya, eh alam naman natin na nililinlang tayo, ay yan po yung labag sa interes ng taong bayan. At na-validate po yung sinabi ko dito sa ating programa. Nasabi ko, tanungin ninyo ang mga rank and file ng Sandatangora. At kontra sila dyan. At si General Browner mismo nagsabi sa kanyang pahayag kahapon. Sabi niya, I can understand that BP Indaisara made that statement. Kasi marami talagang kontra kasama na, sabi niya. Marami mga sundalo ang ayaw. O ibig sabihin talagang yung ipinahayag ni BP Indaisara, hindi po yon pagtatangka o isang hakbang na sirain ang pagkakaisa ng Presidente Marcos Jr. at siya bilang isang vice presidente na katuwang sa pagsasaayos ng sistema ng pamahalaan. Obligasyon ng isang vice presidente iparating sa presidente ang nilalaman at sentimento, hindi lamang niya kundi sentimento ng taong bayan, at ipinararating niya na itong mga ginawa nitong CPTNP United Front nung mga nakaraan ay nagpapakita lamang na ang pamahalaan ay dapat kuminto sa pakikipag-usap sa kanila, sapagkat ito ay walang saysay at magiging mapakinabang lamang sa kanila. As I said, if we want to end this conflict, we go to the root process. Doon natin ibuhos ang ating atensyon, at hindi sa pamamagitan ng peace talks na magiging daan lamang upang buhayin ang naghihingalunang grupo at palakasin na naman ang kanilang harap.